Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbayan. Ngayon po ay nag-snow na at December 24 po ngayon dito. Naku po! Masineselebrate po nila ang December 24 for Christmas kaysa po December 25. Yan. Tara tignan po natin sa city center dahil wala pong masyadong tao kaya safe maglakad. Makikita po ninyo, papasok po tayo sa main city center. Maliwanag na maliwanag na po talaga. Nakikita nyo po, nasa gitna po ako ng kalye. Wala po talagang katao-tao. At napakaliwanag dahil nag-i-snow na rin. Ganyan, White Christmas na po. Excited na po ako. Makikita po talaga ninyo, wala po talagang taong naglalakad kasi natatakot na rin po sa nangyayari. Pero minemaintain naman po nila ang Christmas Eve na talaga pong dapat very peaceful. Bawal po talagang magingay. Dito na po tayo sa main city, napakaliwanag po. Nakakamiss po sa Pilipinas, ano, lalo na po ngayong 24, syempre yung mga bata. Naghahanda na po ng isusot sa pamasya, gigising po ng maaga, di ba? Talagang po forma. Talagang papaplan siya sa inyo yung mga isusot po nila. Naku, inisip po yung mga regalo, yung pagbubukas ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Matatanggap po nila, di ba? Kakamiss po, bihira lang po talaga maging bata kaya ilan po natin sa kanila yung Pasko kahit sandaling araw na kahit maging mapayapa, kahit wala po tayong masyadong handa. Yan. Kung mayroon naman po kayong mga kayo, kapitbahay po na maingay, ay hindi tapo talaga mo pinapain na joke. Hayaan nyo lang po sa Pasko. Magregalo po tayo sa mga kapitbahay kung meron po tayong sobrasab dahil ayun po ang kailangan po natin, di ba? Natatandaan nyo po ba kung ano po unang regalo nyo natanggap ng Pasko? Ako syempre, di ko po matatandaan syempre yung iba. Yung ibang panahon na wala pa pong pag-iisip. Pero ano po ba yung pinakamahalaga na natanggap niyong Pasko? Sa akin po, pagpasko, wala pong halong ka-plastika na wag po tayo magbulang. Hindi, pinakamaganda regalo po talaga yung Pasko. Yung kompleto po kami, kami pong pamilya. Kasi bihirali din po kasing mangyari yun. Dahil yung iba pong mga kapatid ko nasa Maynila. Ako po umuwi ng Bulacan after grade 1. Iba po naiwan sa Maynila. Nung high school naman niya, may mga kapatid ko nagpunta sa Maynila para magtrabaho. Tapos yung elementary high school, father ko nasa Saudi. Kaya bihira lang po talaga kami maging kompleto. Kapag naging kompleto po talaga kami sa isang Pasko, yun po yung napakasaya po talaga. Na hindi ko po makalimutan. Na pinapangarap ko po uli na mangyari. Sana po ibigay po ng Panginoon. Siyempre ngayong Pasko, ano po ba ang pinakapopular na regalo? Sapatos! Diba? Siyempre unang-unang datong sapatos, ayan, mga accessories, mampaporma, pang selfie. Pero siyempre may value naman po, diba? Kasi makita nyo lang po yung mahal nyo sa buhay, kaibigan po ninyo, o yung binibigyan nyo po ng importante, o binibigyan nyo po ng importante sa buhay po ninyo. Napakasarap po, diba, ng pakiramdam kapag binigyan nyo po siya ng bagay talaga na nakapagpasaya po sa kanila. At ang pinakamasarap po, yung hindi pa po nila nararanasan na magkaroon. Yung po yung pinakamasaya. Yung hindi po nararanasan na magkaroon tapos binigyan nyo po, di ba? Tapos nakikita nyo po na halos mangyak-nyak na po, di ba? Ay, naku, yung po hindi po mababayaran ng pera. At yung po talaga nagpapahiwatig ng Pasko, pagbibigayan talaga at pagmamahalan. Siyempre po sa mga OFW at naninirahan po sa abroad, ito po siguro isa panahon na medyo nakakalungkot po siyempre. Normal naman po yun. Kami po kasi nangangarap na umuwi po ng Pilipinas, makapiling po ang buong pamilya, mag-enjoy po sa Pilipinas, mag-ayos ng Christmas tree, pumunta sa simbahan,
magluto ng Noche Buena kasama pamilya, magayos ng mga regalo para po kinabukasan. Ayun po yung talagang pinapangarap po talaga namin na sana sa mga darating na Pasko, makauwi po ng Pilipinas, makasama po ang mga kababayan po natin at mga mahal po namin sa buhay. Yun po talaga yung pinapangarap po namin. Siyempre, importante din naman po na tumawag sa mga mahal sa buhay. Nakakabawas din po kasi nalungkot yun at napakasarap pong pakinggan. Lalo na po yung sabihin na mahal kayo, namimiss ko kayo, kamusta ka na dyan, Merry Christmas. Talagang mararamdaman nyo po yung pagmamahal. Kahit hindi sinasabing mahal na mahal kayo, masabing ingat ka dyan kuya, ate, nanay, tatay. Yun po yung hindi matutumbasan po ng pera, diba? Yung talagang pagmamahal na nararamdaman ninyo kahit na hindi lagi nasasabi na mahal kayo. Naku po, nakakamiss po talaga. Pag nag-start na po simbang gabi, nakakamiss po. Kami po magkakaibigan ng elementary sa high school. Magkakapit bahay. Tapos kami sa simbahan, gigising. Ako po yung laging hindi po nagising ng maaga kasi siyempre tinutulungan ko rin po kasi nanay ko sa pag-i-engage kaya medyo napapagod din galing sa eskwelahan. Pero minsan nakakasama. Tapos minsan kakain po kami ng lugawan kapag may extra pera. Tapos uwi na lang po magtatawa na tapos magtutulog ulit. Ay nako. Tapos, bago po mag-Noche Buena, syempre, nanay ko sinasabi, magsimba kayo para mamaya bago mag-Noche Buena, maging masagana ang Pasko po natin. Maging masagana ang Pasko natin. Nasabi ng nanay ko na hindi naman tayo maghahanda ng bonggang-bongga. Hindi po talaga naghahanda ang nanay ko po ng bonggang-bongga kasi syempre, naglalaan din po siya ng konting pera para pang-regalo po sa mga namamas ko. Minsan nagtatago po siya. Hindi niya naman po ginagawa yun. Kaya sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, naku po, spend niyo po yung quality time po ninyo, kasama po ninyo mga pamilya, mga importanteng tao po sa inyo. Tawagan niyo po yung mga mahal po ninyo sa buhay kung malayo po sa inyo. Napakasarap po talaga magpasko po sa Pilipinas. Wala po talagang katulad ang Pasko sa Pinas. Mamaya po, simbang gabi na. Kaya lang po syempre ngayon, karamihan po sa lugar po sa simbahan sa Pilipinas, wala pong simbang gabi dahil nga po syempre, na po natin practice ng social distance. Syempre meron naman po mga live na simba, manatili po tayo sa bahay, makinig sa radyo, para po dumating yung maayos na biyaya po sa ating pamumuhay, panalangin po natin kaligtasan po na ng ating mga mahal sa buhay, ng buong mundo po para mawala na po itong pandemya na kumakalat at maging maayos na po ang sitwasyon. Para sa susunod na Pasko po ay mas maging masaya po tayo. Kaya sa mga ninong at mga ninang, syempre medyo nakaligtas kinong konti ngayon. Pero syempre minsan lang po ang Pasko, pwede naman pong padala po yun sa inyong mga inaanak. Iba po talaga ang pagbibigayan po pagdating na Pasko. Minsan lang po sila bata. Nagdaan po tayo sa pagkabata. Pero syempre, huwag nyo naman po perasahin po yung sarili po ninyo. Pwede naman po humingi ng pasensya at maintindihan naman po, diba? Dahil sa nangyari po ngayon, syempre, marami din pong nawalan ng trabaho. Ang pagpasalamat po natin ay ipagdasal po natin yung ating mga inaanak, ninong, mga mahal sa buhay. At gumawa po tayo ng sulat kung wala po tayong parekalo. Mas masarap pong basahin yun. Siyempre, hindi naman po yung sulat na snail mail na di papel. Pwede pong SMS, Messenger, yung mga virtual messages po na talagang galing po sa puso. Hindi po yung copy-paste, ha. Kailangan po talaga galing sa puso. Yung mag-message kayo sa inaanak ninyo, di ba? O inaanak, college ka na, baka naman akong gusto mong bigyan.
hindi na. Siyempre, yung tipong talagang galing po sa puso niyo, wala po ang pagbigay o maibibigay po sa mga bata. At nagpapamula din po sa mga bata kapag yung mga ninong-ninong, lalo na po sa panong pandemya, nawalan po ng trabaho. Mas maganda po talaga may private message. Yung nagkakaroon po sila ng pangunawa na pasensya na inaanak, ganito ang nangyari, babawi na lang sa ninong, kaya sa birthday mo, hayaan mo isang araw sa surprise na lang, ayan, kumalimbang na po ang simbahan. Siyempre, pagkatapos pong magsimba, di ba? Yung iba po, kakain sa lugawan, kami po. Pero, pagkatapos po namin magsimba, uwi po kami. Paborito pong ihanda po talaga ng nanay ko pag Noche Buena. Sopas po sa ka-tasty. Ako po, napakasarap. Tapos po, bibigyan niya po kami ng barya. Sasabihin niya po, ayan, maganda yun, meron ko yung konting pera sa bulsa para magandang buhay naman ano pag namas ko. Yun po yung mga style eh. Kamis po yung ganun. Ngayon po siyempre, makiki-Noche Buena po ako sa Finnish family. Para naman hindi naman po ako mag-drama-drama. para masaya pa rin po ang Pasko. Ayan, at nag-i-snow na naman po. Talagang white Christmas po, talagang binigay po ng Panginoon. Ay naku, napaganda po kasi kapag maliwanag eh. Ready na po ako makachibog para sa Noche Buena. Oops! Malakas po ang snow ngayon, kaya feel na feel po dito ang Christmas, white Christmas. At yung mga tao po ay nag-uuwian na rin po sa kanilang mga bahay para ma-celebrate ang Pasko. Naku po, nakakamiss talaga ang Pasko sa Pinas. Dito po talaga masine-celebrate po nila ang Pasko, December 24, gabi. Gusto po kasi nila talaga tahimik. Sa December 25 po talaga, rest po sila, namamenga, enjoy time with family, nagsasauna po sila. Ayan! Makikikain na po ako. Ang dami pong pagkain. At meron pong hamon. Adi ako, chibog. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyo lahat sa pagsama po sa akin, sa pamasyal at sa pakikain ko. Ngayon pa ay matutulog po muna ako para mawala naman po yung lungkot. Siyempre, pagpasugan to na lang po, siyempre gagawin po namin para mabawas-bawasan naman po yung lungkot. Sa mga kababayan po natin sa Pilipinas na kasama po ang kanilang mga pamilya, enjoy nyo po yung Pasko. Maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyo lahat. Basta positive vibes, good vibes lang po tayong lahat. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!